Meron palang strainer ang Raider 150 card aside dun sa oil filter. Tara, inisin natin. Change oil na rin. Baklas muna natin yung step grill. Sunod naman yung mga tornilyo ng fairings. Natanggal na natin ang batok, mga paps. Tanggal na siya. So, ang next kong gagawin ay itidrain natin yung langis. Gamit ang 14mm socket. Ngayon naman, baklasin natin ang magneto crankcase cover. Gamit ang 8mm socket. Tayo ng basahan sa papatungan ng crankcase cover para hindi siya magasgasan. So, nabaklas na natin ang crankcase cover sa magneto side. Dahil ngayon lang nabaklas itong cover na ito, meron pa siyang paper gasket. So, kailangan kong tanggalin. Ukitan lang naman para mahugot natin yung strainer. Ito na, pinakihintay nyo guys, nahugot na natin siya. Ito yun. Para siyang filter na stainless filter. Kaya makita nyo yung mga bakal-bakal. Yan, linisin natin yan. Sa kabila. Kukuha lang ako ng toothbrush at kerosene. Ang linis. Pwede rin gasolina, mga paps. So, yan. Linisin na natin siya. Linisin natin maigi at patayuin. Linisin na rin natin yung pinaka-inner ng magneto kasi napakadumi rin yan. Marami siyang mga stain. Ngayon, balik na natin ang cover ng magneto. Dapat alternate yung paghigpit natin para lapat na lapat talaga siya. Balik na natin yung pinaka fairings niya. Ngayon naman, ibalik na natin yung drain bolt dahil magsasari na tayo ng bagong langis. Pag gagawin nyo pala ito, mga paps, kailangan malamig yung makina natin kasi para iwas tayo sa rust thread. So eto na, ang gamit natin langis ang Shell Advance 10W40. Yan, urig yan, mga paps. Malalaman nyo pag urig, pag tinanggal nyo yung unang sticker, dapat may pangalawang sticker yan. Yan, yan ang urig. Hindi na pala ako nagpalit ng mga paps ng oil filter kasi kapapalit ko lang nung last na change oil ko kasi alternate ako magpalit eh.
So yan, salin na natin daan-daan yung bagong langis. Yan, pigaing maigi. So, para sulit. So, ngayon, i-start na natin siya mga paps. Mga 2 minutes para mag-circulate na yung bagong langis natin. Parang 1.5 eh. Tingin ko 1.5 click. Basta hayaan lang natin siyang naka-idle ng 3 minutes para mag-circulate yung langis sa clutch system, sa head, sa lahat, sa block. Sana may natutunan kayo sa bago nating tutorial ngayong araw. Hanggang sa muli mga paps. Ride safe sa inyo.